All right, good evening. It's 8:05 p.m. Friday, August 12, 2022, and we're still continuing our series in the book of Exodus. Last Friday, it was facilitated by Pastor Bong and Pastor Kled, and you guys talk about from 5 to 11, I guess, all the plagues, no? 10 plagues. And kasi yung si Pharaoh, tigas ang ulo eh. So, pinadala siya ng 10 plagues, no? And this evening, we will talk about 12. Exodus 12, no? After ng plague, i-release na sila, pero nagkaroon muna ng Passover at saka yung mismong Exodus nila, yung pag-alis nila. No. So na-appreciate ko lang, no, yung ano po yung pag-re-read ng Exodus, kasi feeling ko parang nandun ka, no, na kasama ka doon at nawi-witness mo anong ginagawa nila, anong kinakain nila, ano nangyayari, ano nararamdaman mo. And it's a blessing, no, na pag matuto tayo doon sa faithfulness ng Panginoon sa buhay ng mga Israelites during those times. So let's start. Let's start with a prayer, I guess. Pastor, before we pray, parang isang chapter lang yung naano namin last Friday. Hindi po, ano po yun? 10 plagues po yun. Kasi po yung 10 plagues, ano po yun eh? Chapters 5 to 11. Opo, pero kumbaga inisa-isa po iyon ng last Friday, yung plagues, hindi lang siya dinetail na ni-read. Opo, kumbaga talagang ano po, may mga pagkakataon sa Bible na kumbaga, kasi halimbawa, sa every chapter, nakadistribute po yung plagues eh. So, kumbaga, masyadong mahaba pag binasa natin. Pero ang summary niya, paulit-ulit lang. No? Ang importante doon, last Friday, diniscuss yung boil, diniscuss yung frog, diniscuss yung hailstorm. So, kumbaga, anong effect, anong nangyari. So, no, I was there, I was listening, no, while we were traveling from from San Pedro. So ngayon po, ang focus natin is chapter 12, where after the 10th plague na namatay yung mga firstborn, eh nag-Passover sila. Ito na yung Passover ceremony. Ano po? Nag-Passover kasi namatay. Pero nung patakbo na sila, during Passover, kumain sila. Tapos patakbo na sila, patakas na dahil dito na yung mga Egyptians eh. Daming namatay, 'di ba? Hindi lang namatay yung ano, hindi lang namatay yung mga anak, namatay din yung mga hayop na firstborn. So, kumbaga they were mourning. So, pinag-ginawa nila yung pagkakataon na yun. Release. At i-release sila ni Pharaoh. Good evening, Pastor Bert. Hi, good evening po. Right. So, sige po, let's start with a prayer. Tita Amy, siguro kayo na po ang mag-ano. Ay, okay. Mag-lead sa atin ng prayer. Okay. Hallelujah, oh God. Salamat po, Lord, sa gabing ito, Panginoon, oh Lord, na binigyan mo ulit kami ng pagkakataon, Panginoon, na pag-aralan ng iyong salita, Lord God. Sana po, Lord God, ay matuto kami sa gabing ito. Ihanda mo po ang mga puso namin, ang kaisipan namin, para maintindihan namin ang mga nangyari, Panginoon, sa Exodus, Panginoon, Lord. At matuto kami at i-gamitin namin sa aming araw-araw na pangabuhay, Lord God. Thank you, Lord God, sa lahat ng mga biyaya mo sa amin. Sa araw-araw, Panginoon, pinipuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Please we pray in Jesus' name. Amen. Amen. So maganda lang po kasi sa nangyayari ngayon, nag-overlap yung Sunday Exodus
series natin at saka dun sa Friday. Kaya mas naiintindihan natin ang gusto. Eventually maglalayo yan eh. Maaaring maiwan ng Friday and Sunday, depende no, depende po sa mga meetings natin. Good evening Pastor Bong. Good evening. Good evening Pastor. Good evening sa inyo lahat. Tama Pastor, natapos kayo sa 11 yung 10th plague. Oh Pastor, 9, 10, 11 Pastor yung huli eh. Oh, lahat ng plagues, di ba, pinag-usapan nyo, di ba? Oo, Pastor. Oh. Yeah, so simulan natin. Ano nangyari after na namatay yung mga firstborn? No? Tingnan natin, tunghayan natin yung mga pangyayari blow by blow, di ba? At saka tayo magkomento sa salita ng Diyos. At ano yung ating tip or theory in practice, how we apply this in our practical lives, at ang ating mga takeaways no, sa salita ng Diyos. So, let's start, no? So, yeah. Okay, so from verses 1 to, ay lang po, papasokin lang natin si Darren. Huh? 12. Good evening, Sister Darren. Over. Ayan. So from verses 1 to 1 to 7. Ayan. Okay, Tita Amy, let's start with you. 1 to 7. Okay. So instructions for the Passover, Exodus 12, 1 to 7. The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, this month is to be the beginning of months for you. It is the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, they must each select an animal of the flock according to their father's families, one animal per family. If the household is too small for a whole animal, that person and the neighbor nearest his house are to select one based on the combined number of people. You should apportion the animal according to what each will eat. You must have an unblemished animal, a year old male. You may take it from either the sheep or the goats. You are to keep it until the 14th day of this month. Then the whole assembly of the community of Israel will slaughter the animals at twilight. They must take some of the blood and put it on the two doorposts and the lintel of the houses where they eat them. Okay, thank you, Tita Amy. So obviously these are instructions from God. We need to carefully listened to his instructions kasi very specific no, nung kinausap niya si Aaron at saka si Moses no, sabi niya this month is to be the beginning of months for you, this is the first month of your year. So sabi niya on the 14th day, so halimbawa sabihin natin January 1 to 14, January 1 halimbawa new year nila, on the 14th day merong mangyayari, so kailangan eh pahiran nyo ng dugo yung doorpost nyo. Yung doorpost, yun po yung, ano ba sa Tagalog ng doorpost? Hamba. Hamba. Tama, no? Hamba, no? Hamba. Oo, yun. So, yun kasi yung doorpost, ano yan eh. Kumbaga, hindi lang lagusan kung hindi nagsusupport din sa bahay. Tapos, papahiran nyo ng dugo. No? May specific instructions siya dito. Kasi, on the 15th day, nandun yung pagtakbo nila eh. Yung paglisan nila. No? And prior to that, kung maaalala nyo, nung bumisita si Moses kay Pharaoh, ang sabi niya, payagan mo yung mga tao namin na umalis ng 3-day journey no, para mag-worship kay Lord. No?
No, kumbaga para paano 3-day journey eh tatakas kayo, di ba? pero kumbaga I don't know, no, parang ano to, trick ba to ni Moses, anong ano? Pero paalam niya lang kay ano, let my people go para mag-worship for a 3-day journey. Ayaw pumayag ni Pharaoh, nagpadala ng 10 plagues. Then sabi niya, paga i-release niya na 'yung mga tao kasi busy na sila, ang dami ng patay. Firstborn niya patay, mga animals patay, so everything, no. Hindi lang 'yon, prior sa 10th plague, marami pang nangyari, 'di ba? Nandiyan yung hailstorm, nandiyan yung boils and everything. So under recovery ang buong Egypt. Kumbaga pandemic, no? O endemic, kumbaga na yung Egypt talaga medyo na ano na napuruhan, no. So dito, sabi dito, yung instructions, ano, if the household is too small, sabi dito, one animal per family. Pag maliit yung household, no, that person and the neighbor nearest his house are to select one based on the combined number of people. You should apportion the animal according to what each will eat. You must have the unblemished animal, a year-old male. You may take it from either the sheep or the goats. So, kambing or tupa, kakatayin, kailangan 1-year-old. Tapos yung dugo, ipapahid sa doorpost. Tapos kakainin din nila yun. Parang dinner nila. Diba? Sabi niya dito, unblemished animal. Pag sinabi pong unblemished, dapat hindi yan pike, hindi yan sakang, hindi yan may sugat, hindi yan madumi, hindi yan may sakit. Kumbaga, perfect dapat yung health and everything, yung itsura. Kumbaga, that is for God, no? So, sabi niya, you are to keep it until the 14th day of this month. They must take some of the blood and put it on the doorpost and the lintel of the houses where they eat them. So, kakainin sila. So, pagpatuloy natin. Or unless meron kayong nakita dito sa instructions sa Passover, gaano ba ka-specific, gaano ba... Pero ba kayo napansin na details na gusto nyong punahin or suggest or komentuhan or anything? Sa binasa ni Tita Amy from verses 1 to 7. Good evening, Darren. Thank you. Source in lahat. Good evening. Anything na you want to add? Go ahead pa, Tita. ang napansin ko, kailangan male talaga. Male, opo, male. Yes. Oo. Bakit male? Hindi ba ano to? Kumbaga, sa panahon ngayon, women empowerment is being promoted, no, which is nothing wrong with that. And the Bible says we are all equal. No, yun lang, there are some extreme group na kumbaga lahat gustong palitan, no? Na for example, praise God from whom all blessings flow, di ba? Praise Him. Gustong palitan na yun. Praise God. So parang gano'n, no? So, and if you will throw the question to them, na, so are we saying that we should also use she or her or, you know, in calling God, which is not, no? So there's nothing na unequal in a sense, but there is ano kasi, kumbaga somehow leadership, no, in male, no, not being tawag nito, ang tawag doon yung parang sexist or whatever. Pero if you will recall, God refers to him as him. And his first creation is a him, no? And every time you will look at the Bible, napaka-patriarchal, no? I'm not saying na tama palagi ang patriarchal, di ba? I'm not agreeing sa nangyayari sa Afghanistan na hindi nila pinag-aaral yung babae, hindi nila pinag-drive at whatever, di ba? So, I still believe that everybody is made equal by God, no? But the thing is, there are certain things na you cannot just change or revise sa what happened sa past, no? You cannot just call God she kasi dahil para pantay tayo. I mean, it doesn't work that way. Parang gano'n.
No, pa kumbaga, yes, we can call him God, no. But please be don't be offended in a sense na kumbaga it was how it was written before, 'di ba? At saka naman dati kasi, 'di ba, kung naaalala nyo, pag sinabing he, it refers to ano eh, parang mankind or something, 'di ba? Pero ngayon kasi very specific na kahit sa college, sa Bible college, we are being taught na kapag gumagawa ng report or thesis or any papers that will be submitted, ang isa sa mga chine-check ng professor is that whenever you say something, you must refer to as his and her, he and she. So medyo mas mahaba na ngayon gumawa ng thesis, no? Pero okay lang, no? Kasi naman pero yun kasi for the yun talagang essence ng male leadership, hindi mo matatanggal yan sa Biblia, di ba? So dito obvious hindi naman sinabing a year old female but a male, di ba? Kumbaga, that is we cannot do something about it. Kumbaga, yun yung instruction ni Lord, eh. There must be always a reason coming from him. Sir. Go ahead, Patita. Lang po ako man. Maybe one of the reasons of God kasi yung mga flocks na yun, mapaparami siya to the female, di ba? Mm-hmm. Ang nanganganak yung babae. Yes. So, mm-hmm. Parang pinipreserve nila ang mga female para dumami yung mga flocks ng mga animals nila. Yeah, in the same way, tita, sa animal husbandry, panagalaga ka ng bawa, baboy, inahing baboy, you preserve the inahing baboy, hindi mo naman kinakatay yun. Usually, kinakatay mo mga male, di ba? Yeah. So, kasi hindi naman nanganganak yung male. Mm-hmm. Di ba? So, kumbaga, ganun din, pag may aso ka, ang pinamimigay mo naman, yung mga female kasi nanganganak yun para hindi dumami, di ba? So, kumbaga, somehow, yeah, it can be considered na ganun, ano? At saka, usually kasi pagka firstborn, usually male, eh, no? And, at ang mapapansin nyo, yung 12 tribes of Israel, eh, di ba, anak din naman si Dinah, yung na-rape, di ba? Di ba? She's even older doon sa ibang... probably older kay Benjamin. No, and she's also a daughter of Leah, not a servant. Pero hindi siya kasama doon sa 12 tribes. So there's something about maleship, no, na pinapatungkol ang Panginoon. No? Let's ask him siguro pagka nasa heaven na tayo. Lord, bakit ba male yung ano? And it comes sa leadership. Pagdating niya sa bahay, di ba? The leadership, kumbaga, goes to the father. Parang gano'n. But it doesn't mean na laging tama yung leader. Parang gano'n. Pero yung sinasabi ko nga, naniniwala pa rin ako na ang tingin ng Diyos sa mga tao, pantay-pantay, babae o lalaki. May specific roles lang tayo. Parang gano'n. So, yeah, good eye on that. Na one animal per family, no? Unblemished, a year old, no? At kailangan tupa or kambing. No, it signifies Jesus, eh, no? Yung lamb, yung pagiging sheep niya, no? Kumbaga pang sacrifice, di ba? Okay, anything else I wanna add doon sa first reading natin sa verses 1-7? Go ahead, Pastor Nabong. Sa akin, Pastor, ano, bukod sa perfect in lamb, may isa pang na-mention dito na take care of them until the 14th day of the month. Ibig sabihin, kasakasama nila yung tupang yun. Mm-hmm. Parang yung nabasa ko lang na commentary, no, parang magkakaroon sila ng bonding. Mm-hmm. Parang sa aso ba na lagi mong kasama sa bahay. Mm-hmm. So parang magiging close yung tupa sa'yo, magiging close yung mga bata, pati tayo, sa alaga. Pero at the 14th day, slaughter. Kakatayin. Oo. So, ang kwandon, parang yung relationship by established. Yes. The best siya, sinless, tapos mahal mo yung tupa, sinacrifice mo. Mm-hmm. Parang, yung may value talaga, yung yes. Sinasacrifice. I agree, Pastor Bong. Ayun ang
observation ko pa. Thank you, Pastor Bong. I agree with that. Kasi is it painful when you sacrifice somebody that or something that you love? Napamahal na sa yung tupa, inalagaan mo for 14 days. Valuable. May value na siya sa'yo, part of the family, nilalaro ng mga anak mo. And yet you have to slaughter it for you to be saved. Diba? So ganun din ang Panginoon. No? He has more than value. And yet, He gave up His life for us. Diba? That's a good point of view, Pastor Bo. Thank you. Anything else before we go to verses 8 and so on? Good evening, Sister Len Len. Good evening. Good evening. So from verses 8 to 11, kindly read it, Sister Fe. Pastor Fe po? Sister Fe po. Kayo po. Verses 8 to 11. They are to eat the meat that night. They should eat it roasted over the fire along with unleavened bread and bitter herbs. Do not eat any of it raw or cooked in boiling water, but only roasted over fire, its head as well, legs and inner organs. You must not leave any of it until morning. Any part of it left until morning, you must burn. Here is how you must eat it. You must be dressed for travel, your sandals on your feet and your staff in your hand. You are to eat it in a hurry. It is the Lord's Passover. This is very interesting. Can you picture out yung nangyayari? Right? So kakainin nila yung meat na ni-slaughter nila, ilagaan nila after 14 days. And then pinahid na nila yung dugo dun sa doorpost nila. Habang kinakain nila, bago nila kainin, kailangan nilang lutuin, specific din. Hindi mo siya pwedeng pakuluan. Hindi mo siya pwedeng gawing kilawin. And that it, you do not eat it any of it raw. No, hindi pwedeng kilawin. Hindi pwedeng cooked in boiling water. Hindi pwedeng pakuluan. Hindi pwedeng sinigang. Hindi pwedeng nilaga. Diba? Or sinampalukan. kailangan roasted over the fire along the, with the unleavened bread. So, dapat inihaw. Inihaw ba to? Barbecue. Parang gano'n, roasted eh. Tapos, together with the unleavened bread. Yung unleavened bread, walang yeast, walang pampaarsa kasi wala na silang time para magmasa pa. At saka kasi pag minasa niyo po yung harina, yung dough, meron pang fermentation period yan, meron pa siyang maghihintay ka pa ng ilang panahon, oras, para umalsa. Pag-alsa, saka mo lang iluluto. Ganun sa pizza. Kasi kumbaga, sa pizza po, no, I had a chance no to work in a pizza company. Kapag ka dineliver yung mga dough, kasi lalaki lang ng fist yan. Kasi laki ng kamao. Tapos pag nasa freezer po yan, chiller, nasa chiller, walk-in chiller. Pagka nilabas mo siya, ibig sabihin gagamitin mo siya within the next hours. Kasi within the next hours, no, ang tawag doon, nanimutan ko yung tawag doon na, proofing ang tawag. So sa proofing, aalsa po yun. No, malamig yun na parang fist ang laki, tapos biglang hindi na siya lalamig, siyempre nasa room temperature na, lumalaki siya ng bahagya na parang bola. At saka mo lang siya pwedeng paluin na gawing pizza, parang ganun. Wala silang panahon doon. So kailangan nilang kainin agad 'yung ano. So sabi ng Panginoon, walang unleavened. Walang leaven, no. Hindi lalagyan ng pampaalsa. Oh, tapos ang instruction pa dito, only roasted over fire. No, its head, 'yung ulo ba, pati ulo pala kinakain nila. Ang Pinoy din pala 'tong mga Israelites. Ha? Pansinin niyo 'yung details, ha. Kinakain nila 'yung ulo, kinakain nila 'yung legs. Kinakain nila yung laman loob, inner organs. Di ba? Ako nga, hindi ko lang tinapansin eh. Di ba? Parang nakakatuwa na malaman na kinakain pala nila yung ulo,
in legs at inner organs. Kasi pag tayo nagkatay ng baboy, ng tupa or ng lalo na ng kambing, ang natatapon lang po kuko tsaka balahibo. Di ba? Kuko at balahibo lang hindi kinakain, lahat kinakain eh. Di ba? So yung laman-loob ginagawang papaitan ng mga Pinoy, di ba? Yung balat tinatantad yan, ginagawang kilawin, di ba? Ng kambing. O yung buong katawan gagawing kaldereta. Yung ulo, alam niyo yung masarap na luto doon, sinigang. Di ba? So yun yung mga ginagawa ng mga tatay ko kasi lagi nilang pulutan yang kambing. So familiar ako sa luto. Sa ulo ginagawa nila sinigang. Tapos yung katawan either adobo, kaldereta. Yung balat ginagawang kilawin, no? At saka yung kanilang yung kanyang namanloob usually ay tawag nito nung luto nga ng namanloob papaitan. Pastor, yung dugo. Yung dugo hindi tinatapon eh sa ano ah sa ng mga lasenggo sa tinatapon nila. Eh. No, hindi nila inaano, inaalaw lang nila mag-drain, no. Pero yung sa dugo ng baboy at saka ng manok, yun, iniihaw yun. Pero yung sa... Inaantok na. Pero sa ano, hindi inahanin. Good evening, Tita Pepot. Ato, sorry, I'm late. It's okay. Nag-dinner lang kasi kami. Kumain lang. Anong ulam nyo? Yan na, bumili lang kami sa El Pollo kasi kinamaha ko sa petal exercise. Oh. Tika na. Kala ako kambing. Kambing kasi pinag-uusapan. Okay, sabi dito, meron pang isang instruction na mapansin nyo sa verse 10. You must not leave any of it until morning. Any part of it left until the morning, you must burn. Bakit? Sa palagay nyo? Why do you think na ayaw may leftover? Babaho yun. Ano pa? Babaho. Mabubulok. Yes. Wala naman silang ref, di ba? Mm-hmm. Yeah, magandang ano yun, magandang observation. Ano pa? Ano pa? Bakit ayaw pa? Ayaw ni Lord na may natitira. Same principle to sa mana. Kapansin niyo, pagpunta nila sa desert, merong babagsak na mana. Pag nandun na tayo, pinag-aaralan na natin. Tandaan niyo to, no? Sasabihin din ng Panginoon, ayaw niya ng leftover. Bakit? Bakit ayaw niya ng leftover? Either gusto niya, kumuha lang kayo. Sabi niya sa mana, kumuha lang kayo ng enough. Tapos may kumuha ng iba, nag-hoard. Ano nangyari? Tama si Tita Lenlen, bumaho. No? Ito rin, ay lalo na to. Laman loob to, babaho talaga to. Diba? So bakit sabi niya, discard niyo. Hindi lang basta i-discard, pero just burn it. Burn it. No? Kainin niyo yung gusto niyo kainin, then burn it. No? Bakit sa palagay niyo? Sanitary. Anong reason ni Lord bakit niya sinasabi na you need to discard everything, na waste Pastor. Everything? Pastor. Apo. Sacrifice yun eh. So dapat ang matatapon. Hindi. Sabi dito, sunugin yung matitira. Yung hindi nyo makakain. No? Sabi, you must not leave any of it until morning. Any part of it left until morning, you must burn. No? So yung sacrifice talaga dito, yung dugo eh. Pero yung meat, laman loob, ulo, legs, kainin nyo. Pero pag may natira, ang sabi ni Lord, sunugin nyo. Waste na. Parang ganun. Di ba nung nag-offer sila sa altar, sinusunog nila? Mm-hmm. So mapupunta rin kay Lord yun. Yeah, iba yun. Kasi buo yun eh. Ito kasi kinain na nila. Ah, ano? Oo. Hindi na to offering. Malinis. Walang trace. Yeah. That's a good, ano. No? Tapos sabi mo nga, bumaho. No, pero kasi ang pang ano dito, ang isang tinuturo ng Panginoon, eh yung kanyang faithfulness renews every morning. Ang kanyang sinasabi niya kasi na ang kanyang provision ay sapat. So kahit na hindi mo maubos,
You don't have to worry for tomorrow. I will provide. Nakuha natin. So, ganun yung sinasabi niya. So, pag nag-instruct siya na, okay, pag di mo na ubos, okay, discard mo. Akong bahala sa iyo. I will provide. Parang ganun. So, di ba ang sarap nun? Kumbaga, di ka na mag-iisip, di ba? Eh, syempre, pero sa ating kulturang Pilipino, malamang yan, itatabi talaga. Itatabi pa natin. May second luto. Meron pang pangat. Ano yung pangat? Pangatlong init. Pero delikado, no? Kasi wala naman silang ref noon. Maaaring magkasakit pa sila. Yeah. Maaaring yung concern ng Panginoon nandoon para sa kanila. Tapos sabi dito sa verse 11, here is how you must eat. Ayan. Sige, mag-comment kayo dito. Ganito niya daw dapat kainin. Habang kinakain nyo, dapat hindi kayo nakapambahay. Nakapanglakad kayo. Kumbaga para kayo pupunta sa mall. So, ibig sabihin, di ba sa ating mga Pinoy, merong pambahay, merong panglakad na damit. So sabi dito, huwag kayo magpambahay. You must be dressed for travel. So, nakasuot na yung mga sandals nyo sa paa nyo. At yung staff, hawak nyo na sa kamay nyo. Ibig sabihin, maglalakbay kayo. Tapos sabi niya dito, kailangan kumain kayo na mabilis. Kasi Passover na ng Panginoon. Now, bakit? Sa palagay niyo. Bakit sila pinagre-ready? Practice. Oo, kumbaga ready na dahil simulation. Parang ganun, ano? Kasi aalis na sila eh. They are bound for a journey towards the promised land. So, kumbaga, hindi pagpapatumpik-tumpik. Kumbaga, mabilisan. Pagkatapos kumain, patay na yung mga dapat mamatay. Habang umiiyak ang mga Egyptians, you need to go. Diba? Kasi pagka napansin nila kayo, which is pag-uusapan natin yan, yung Red Sea, sa Sunday, yun yung preaching, pag napansin nila kayo, hahabulin nila kayo, which is nangyari nga. No? So you need to be in a hurry. Pastor, ibig sabihin, the night before ng biyahe nila, handa na sila. Yes, exactly. Kasi yun yung ano nila, Passover nila. No? So the following day, aalis na sila. Yeah, 15th. The 15th day of the first month of the year. Nung sila umalis, no. So let's move on sa verses 12 hanggang 13. Yeah, si Sir Lenlen, ikaw nang bumasa. Hello. Si Sir Lenlen, medyo ano, nag-break ka. Ipabasa natin kay ano, kay Tita Pepot. Tita Pepot, can you read? Okay. I will pass through the land of Egypt on that night and strike every firstborn male in the land of Egypt, both people and animals. I am the Lord. I will execute judgment against all the gods of Egypt. The blood on the houses where you are staying will be a distinguishing mark for you. When I see the blood, I will pass over you. No plague will be among you to destroy you when I strike the land of Egypt. Mm-hmm. Sino yung sasalita? The Lord. Yes, ang Panginoon. Sabi niya, dadaan ako sa lupain ng Ehipto sa gabi na yan. Habang kayo ay kumakain, yung iba namamatay. Sabi niya, napupuksain niya lahat ng firstborn male. Hindi female, male. In the land of Egypt. Both people and animals. So madaming patay. Diba? Hindi lang hayop, kundi tao. Sabi niya, I am the Lord. Pansinin niyo yung capital L-O-R-D. So ito yung Lord na Jehovah na nakipag-usap sa mga mahal niyang tao.
Sabi niya, i-execute ko yung judgment ko against all the gods of Egypt. Yan, kasi kiniklaim nila sila yung god. Lalo na si Pharaoh, ang claim niya siya si ano, si son of Ra, anak ng araw. Hmm. Ang alam nating anak ng araw, di ba yung makuputi, di ba? nung araw, ganun ang tawag doon. Albino. Oh, mga albino. Albino. Pagka sa Pilipinas, ang araw, pag albino ka, anak araw ang tawag sa'yo. No? Pero ito, ibang klaseng anak ng araw to eh. Siya daw ang Diyos. So sabi ng Panginoon, i-judge ko sila at pupuksain ko sila. So the blood on the houses where you're staying will be a distinguishing mark for you. Pagdaan ng angel of death, malalaman niya na ito ay bahay ng Israelite kasi merong dugo sa doorpost. Diba? Sabi niya, when I see the blood, I will pass over you. Kaya Passover. No, parang overpass, 'di ba? Pagka yung dating panahon ni Cory nagpagawa siya ng maraming overpass eh. So parang ganoon, overpass to pass over sa traffic, parang ganoon. So lagpasan. Yeah, skip, lagpasan, parang ganoon. Lalagpasan ko yung bahay niyo, sabi niya, no, no plague will be among you to destroy you when I strike the land of Egypt. So ibig sabihin, you're safe. Kasi meron kayong dugo. Anong nito? Anong relevance ito sa New Testament? Anybody? Blood of Christ. The blood of Jesus. The blood of Jesus, which means sacrifice. Mm-hmm. Diba po? Ang relevance nito? Paid over sin. Ano pa? Paid sin? Yeah, paid na. Kumbaga, ang magbabayad lang yung hindi naniniwala. Salvation. Yung hindi anak ng Diyos. Walang salvation. Di ba po? So dito, obviously, ang na-save lahat ng Israel kasi they are people of God. Children of God. So save sila lahat because of affiliation. Di ba? So, at saka obedience. Ang tanong ko lang, Israelite ka nung panahon na yon. No? Imagine natin, nandun tayo. Eh medyo tamad ka ng konti. Ayaw mo magkatay ng ano, ng tupa o ng kambing. Nalimutan mo or di mo lang feel. Tapos wala ka na, ipahid ngayon sa doorpost mo. Tanong ko, mamatay ka kaya? Kasama. Kasama ka. Kasi hindi ka marunong mag-obey eh. Di ba po? Eh teka, anak ako ng Diyos, Israelite ako. O di ba? Ganun din naman. Kung tayo ay Kristiyano, kahit maghapon magdamag tayo sa simbahan, hindi tayo maalis. Maghapon magdamag tayo nananalangin, pero hindi naman tayo nasunod sa Panginoon. Hindi nakikita sa buhay natin ang pagiging Kristiyano ay malamang. Di ba? So tapos hindi ka pa apologetic, di ba? So eh kumbaga you will feel the wrath of God, di ba? So it pays to obey. Pag may sinabi ng Lord, it pays to obey. Makinig, sumunod. Dapat laging nakikinig, laging sumusunod. Kasi hindi ka pwedeng magdahilan na eh kasi naman busy pa ako, nanonood ako ng TV kaya hindi ako nakagawa, hindi ako nakapatay ng kambing. So dapat sumusunod tayo sa Panginoon. No? Pero ang ganda ng promise yan, no plague will be among you to destroy you when I strike the land of Egypt. Same thing with the new Israel. Tayo yung new Israel, the people who are born again, accepted Him as personal Lord and Savior. So, no plague, hindi rin tayo tatamaan ng sakuna, no, o anything na ipaparana sa mga tao o kaluluwa na hindi tumanggap sa Kanya. No, someday He will strike, no? And He will strike back. Pabalik siya dito. And then He will get His people and throw the people na who doesn't believe in Him, who mocked Him every day and sinusumpa siya at minumura siya. So those people na who believe in Him, worship Him in spirit and in truth, He will gather them into heavens and be with Him forever and ever. Yan. So let's listen to Tita Amy. Tita Amy, kindly read verses 14 hanggang 16. Mm.
Ana, kami po kay Tita. This day is to be memorial for you, and you must celebrate it as a festival to the Lord. You are to celebrate it throughout your generations as a permanent statute. You must eat unleavened bread for 7 days. On the first day, you must remove yeast from your houses. Whoever eats what is leavened from the first day to the seventh day must be cut off from Israel. You are to hold a sacred assembly on the first day and another sacred assembly on the seventh day. No work may be done on those days except for preparing what people need to eat. You may do only that. Okay, so pupunta lang po ako ng restroom. You may talk about yung sinag-usapan natin ngayon. Mabilis lang po ako, sandali. Pastor Bert, pakisala muna. 7 minutes. Po, yan ano, yung nabanggit po ni Pastor kanina na ito sa verse 14. As if na, if you remember every time that we have communion, di ba? Do this in remembrance of me. As if it's a memorial. Actually, this is a napakahalaga na kung titingnan natin sa mga ginagawa natin ngayon. Parang yung as if the Old Testament is the shadow, no, ng New Testament na makikita natin dito even before Christ was offered as a sacrifice, which reflect, no, sa ating pinag-aaralan dito na parang ito isang prophecy, no, na the lamb that must be killed, the blood that must be painted or what, ipapahid ba yun? Ipapahid sa Tagalog? Poste. Yes, a poste, no? Mm-hmm. The blood. So there's the blood of Jesus, no? Yung nakaraan na verses na nakita natin. That there's power in the blood, there's promises in the blood, there's life in the blood, no? Kung titingnan natin, kasi sabi niya, yung walang dugo ay mamamatay sila. It means to say, nowadays, as we have learned from the New Testament, if you don't confess and believe on the blood, because the blood says without the remission of the blood, no? Without remission, sabi niya, there's no forgiveness of sins. So there's the blessing, no? Ng blood. So dito, makikita din natin, no? He's trying to remind us, no? It must be a memorial, yung ginagawa nila. Dapat ito'y maging bahagi ng buhay natin. Hindi lamang one time ito, no? Even to the Jew, which God, the chosen people, experienced this and witnessed this, no? Sila mismo hanggang sa panahon nito, they are doing what they are, yung ginawa ng kanilang mga forefathers, no? Na si Abraham, Isaac, at si Jacob, even the generations hanggang sa ito nga ay binigay, no? Binanggit kay Moses. Ito pa rin ay ginagawa nila. Okay, they celebrate this festival, no? Sabi dito, throughout your generation as a permanent, no? Kapag sinabing permanent, hindi na pwedeng tanggalin ito. Talagang nandyan na yan, no? They will always remember this very significant, no? As part of their history, or even for us as believers in Christ, na ito ay dapat nating ilalahanin, no, as a memorial. Okay, Pastor, nandun sa verse 15. Nandun lang ako sa verse 14. Thank you, Pastor Bert. No, alam naman natin, na-explain na natin sa pulpit na ang unleavened bread, yung yeast, yung pampaasa, no, ay it represent sins, no, yung pride, no, kumbaga yun ang ayaw ng Panginoon. Sabi niya, tanggalin niyo yan sa inyo, dapat dependent kayo sa akin, no. At saka mabigat yung punishment, ha, yung kumain ng leavened, they will be cut off, off from Israel. Mabigat yun, di ba? Kumbaga kung sa panahon ngayon, lagot tayo. Kasi madalas tayong kumuha sa tinapay ni Nick.
Lachon, liben yun. Linggo-linggo. Question. Go ahead. Hindi sinabi dyan na kapag may edad na, excuse sa ano, di ba? Sa fasting nila. Saan po? Kasi ngayon, ang practice ng mga Jew, hindi sila lahat nagpa-practice ng ganyan. Yung pagdating ng edad na something na old na yata, mm-hmm. hindi na sila restricted sa mga diet na gano'n. Ah, kasi naman po, eh, may medical reason yun. Kung baka, halimbawa, kahit tayo naman, nagkaroon tayo ng fasting week, we discourage... Yeah, we discourage the diabetics, yung mga may mga high blood, may mga precondition, no, na kumbaga not to do the ano, yung the usual fasting. Pwede naman mag-improvise doon, naaayon sa ating medical condition. Yeah, syempre maintindihan naman ng Panginoon 'yon, kumbaga. Yeah, ang gusto ng Panginoon, mag-fast para matuto tayo, lumago tayo spiritually, hindi para tayo mamatay. Yeah, so, we cannot just be strict about it. Right po. Pero pasama, yung sabi niya sa verse 14, this day is to be a memorial for you. Mm. Yung pong inalagaan ni Sister LB ay isang udyo. Mm. And I believe na sa kanila, even though they are not, hindi sila conservative or what na udyo, mm-hmm. or they are not really practicing, no? But they observe this. Mm-hmm. They do it, no? Na sa kanilang mesa, na meron silang herb, meron silang, yun nga, yung unleavened bread. They remember mm-hmm. This very significant or sa history nila, no? Na from generation, sabi niya, this will become a permanent statue niya. Kaya nakikita ko, no? Na ito pa rin ay kanilang, they observe this and they heed, no? But I hope and pray na they will understand really what the meaning of this one na yung inutos ng Panginoon na kasi they don't believe the New Testament. Mm. Kasi po, ang nangyari, Pastor, ano na lang eh. Parang tayo mga Katoliko rin, di ba dati? Mm. Naging kaugalian na, nakasanayan. Mm. Pero pag tinanong, anong reason, ba't nyo ginagawa yan? Eh, nakaugalian na kasi namin, hindi ko rin alam. Di ba? Hindi naman importante yung, ano eh, yung pag-observe mo eh. No, I'm sorry, importante 'yon pero mas importante doon ay yung reason but may no observe 'yon. Halimbawa, tayo mga Katoliko, kung naalala niyo Pastor, kumakain tayo ng munggo tuwing Biyernes. Abay, matanda na ako nung naintindihan ko 'yan, but munggo ang kinakain tuwing Biyernes. Kasi nga iniiwasan yung kasi nga ang sabi yung tungkol sa laman, patay si Kristo. So, wag kakain ng laman, sabi nga yun, no? So, kaya munggong ang ulam pag Biyernes. So, kahit hindi ko naintindihan, eh di susunod ka na lang. Kung ano ihain ng lola mo, di kainin mo yan. Kumbaga, kaya pagka Biyernes, kumakain na ako ng hopya at saka sarsi sa tindahan. Para hindi na ako maghapunan dahil munggo na naman ang ulam. Pero totoo yan, Pastor, no? Na inaw pa yan ng mga Hudyo hanggang ngayon. Kaya lang, the thing is that they don't fully understand the real meaning. Opo. Kaya yung mga Hudyo, they're still waiting for the Messiah. Okay. So, hmm. Kasi dati nag-ano ako eh, nag-Uber ako eh. Nag-drive ako ng Uber. Tapos may Uber Eats dati, no? Tapos may nagpadala isang bilao. Inatid ko sa ano yun eh, sa somewhere in Northridge. No? Pinick up ko somewhere in Hollywood. No? Mm-hmm. Sabi ko, ano po naman ito? Sabi niya, ano, kasi mabango eh. Pagkain, alam ko pagkain. Sabi niya kasi Passover namin ngayon. Hudyo sila. No? Mm-hmm. Ano to, pagkain namin. Hindi ko alam kung anong pagkain niya. Pero mukhang mabango eh. Nakaano siya, para nasa bilao siya. Tapos nag-aabang na yung ano, yung pick up na sa may gate nila. And marami sila, may bata, matanda, kita mo talaga may parang pagdiriwang.
Parang gano'n, no? Mm-hmm. So, kaya nasabi ko na talagang in-observe pa nila yan hanggang kayo. At although maring iba, hindi na naiintindihan kung bakit. Kagaya rin siguro sa atin, magandang aral to, no, Pastor, no, na yeah. Sa atin na bakit natin ginagawa isang bagay, dapat ina-explain natin siguro sa mga new generation ng Christian. Bakit tayo nagtataas ng kamay pagka nag-worship? Mm-hmm. Diba? Bakit tayo nag-first Sunday communion? No, bakit tayo merong life group? Bakit tayo merong prayer time? Bakit meron tayong... Baga, lahat ng ginagawa natin, not just they will just go with the flow, pero dapat naintindihan nila. Yeah. Merong conviction pag ginagawa ng isang bagay. Mm. Yan. Anything else na gusto nyo idagdag pagdating dito? Sacred assembly nga on the first day and another sacred assembly on the seventh day. At hindi sila magtatrabaho. No work may be done on those days except for preparing what people need to eat. You may do only that. So bawal magtrabaho. Piging lang ang pwede magtrabaho kasi di pa prepare. Except for preparing what people need to eat. So piging lang ang pwedeng gumalaw. Ng lahat, hindi pwedeng gumalaw. Parang ganun eh. No? Baga dapat. Very strict sila. No? Anything else you want to add? Ako sa Passover. Okay, let's move on from verses 17 hanggang 20. Pastor Bong, kindly read. 17 to 20, Pastor, no? Yeah. Okay. Celebrate the Feast of Unleavened Bread because it was on this very day that I brought your divisions out of Egypt. Celebrate this day as a lasting ordinance for the generations to come. In the first month, you are to eat bread made without yeast. From the evening of the 14th day until the evening of the 21st day. For 7 days, no yeast is to be found in your houses. And whoever eats anything with yeast in it must be cut off from the community of Israel, mm-hmm. whether he is an alien or native born. Eat nothing made with yeast. Wherever you live, you must eat unleavened bread. So 1 year after, pinapa-observe na ni Lord yung Festival of Unleavened Bread, na which is hanggang ngayon nga nangyayari. Kumbaga, dahil dito, pinapaalala ko sa inyo na inilabas ko kayo ng Egypt, sabi ng Panginoon. So observe nyo to throughout your generations as a permanent statute, no? So ibig sabihin, every year legal holiday, parang ganun. So halos parehas din yung instruction, no? Bawal talaga ang yeast, bawal ang pampaansa. At if anyone eats something leavened, that person, whether a resident or a resident alien or parang may permanent green card or immigrant or native of the land or Israelite, no, must be cut off from the community of Israel. So do not eat anything leavened. Eat unleavened bread in all your homes. So specific talaga yung instructions ng Panginoon. No? Actually, sa instructions na to, meron nga kasing reason. The problem with Israel kasi, sinunod lang nila word for word. Nakuha nyo, na kumbaga hindi sinapuso bakit ginagawa ang isang bagay. And Justin, kindly read verses 21 to 23. Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, "Go select an animal from the flock according to your families and slaughter the Passover animal. Take a cluster of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and brush the lintel and the two doorposts with some of the blood in the basin. None of you may go out the door of his house until morning, when the Lord passes through to strike Egypt and sees the blood on the lintel and the two doorposts. He will pass over the door and not let the destroyer enter your houses to strike you.
Mm-hmm. Thank you, Justin. So Moses is now cascading it to Israel. Kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya. So yun nga, go select an animal, no? According to your families, no? Slaughter na yung animal para sa Passover. Sabi dito, take a cluster of hyssop. Saan nyo huling na-encounter tong hyssop na to? Naalala nyo sa New Testament? Hyssop? Mm-hmm. Kapait, yan yung mapait, di ba? Yeah, dyan nilubog, sinausaw. So parang sponge to eh. Di ba? Kasi nasabi ni Kristo na uuhaw siya. Remember? Mm-hmm. Diyan siya pinainom, di ba? Kinuha yung hyssop, sinausaw, tapos pinainom sa kanya. Pero sabi dito, take a hyssop, dip it in the blood that is in the basin and brush the lintel and the two doorpost with some of the blood in the basin. So ibig sabihin, pahiran nyo na yung inyong mga doorpost, no? Tapos, none of you may go out the door of his house until morning. So pansin nyo dito, none of you may go out the door of his house until morning. Ngayon kasi, no, pag sa report, gumawa ka na report, sabi ko kanina, none of you may go out the door of his or her house until morning. Dapat kasama yung her, no? Pero ito sa Bible, no? Kasi pag sinabing his, Moses is not talking about a male person alone. Kasi a male person is the head of the family. So he's talking about the head of the family and the entire family. So this is not singular. No? Pag sinabi niya, none of you may go out the door of his house until morning, from the father, the leader, hanggang sa asawa, sa mga anak yun. Bawal lumabas. No? Sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas. No? May pandemic. Sabi niya, when the Lord passes through to strike Egypt and sees the blood on the lintel and the two doorposts, he will pass over the door and not let the destroyer, so merong angel of death, no, the destroyer, enter your houses, strike you. Anything na gusto niyo idagdag? Meron kayo napansin? Go ahead. I have a question. Go ahead. We're covered by the blood of Jesus, right? Amen, yes. So, do they still need to do this, the Israelites? No. Technically, no, because the covering of the blood of Jesus is the entire world, the entire humankind. But unfortunately, some probably still practicing it just to commemorate it, no? But they don't have to. I don't know if you're familiar with what is happening every summer in the Philippines during Lenten season, particularly in the northern part of the Philippines, where some of the folks are reenacting the crucifixion of Christ. So actually, for them, that is a form of worship, but actually that is an insult, no? Because doing the same thing what Christ did, and yet Christ did it with power, and yet you do it in like for a show or to attract tourists, that is something unthinkable and not acceptable for God. Kasi what God is after is the obedience of our heart, not the sacrifices. No, kasi he already did the sacrifices. Eh. So it's done. One and done. It's tetelestai. No? It means tetelestai, it is finished. So we don't have to redo it. No, the Israelites doesn't have to redo it. No, so by faith ngayon, Pastor. Ano? Yes, Tita. That's correct. Yeah, by faith. Now we are saved by grace through faith. No? It's free. So people who are doing things to show other people that they are capable of doing it and that they are saving themselves. So this is also similar with other religion who are kumbaga focusing on a God na a selfish God. We need to sacrifice everything for that God. But unlike our God,
the big difference is our God sacrificed himself for all of us. Now, he's the only God who died for the antagonist, which is us because we're all sinners. So regarding the question of Justin, yes, the answer is yes. Jesus died for us. We don't have to redo it. Are the Israelites still observing this? Probably yes. I'm not particular if they're still doing the reenactment or whatever. But I know that they are reenacting the wilderness. No, I'm not sure if they're reenacting the Passover. But what I heard from a friend of mine who's a Jewish, nakilala ko when I conducted the training, and sabi niya, he said that they are doing the oral tradition. So during the Passover celebration or the unleavened bread celebration, the alpha of the family, the leader of the family, the father, will give an oral history, tradition, no? Tradition nila yon, oral history of what happened in the past. So I don't think that they are enacting this. Pastor, yung ano siguro, Pastor, when after this, when the Lord commanded Moses in sacrificing the tabernacle, no? Sacrifice with the blood of the animals. I believe they're still practicing this even up to the time when Christ will come, because the Antichrist, I believe they're preparing the, what they call the Solomon Temple, which the Antichrist will offer a sacrifice again. So they're still in tune, or I mean to say they observe this, no? Itong ritual nito. Because there will come a time at the end of times, no, yung the Antichrist himself will offer a sacrifice on the temple. So it means to say, yung hindi natin alam kung kailan, no? But they will still practice this kind after this event, no? Yung utos ng Panginoon that they will offer sacrifices, no? Sa altar or sa ano, at the tabernacle. Yeah, so what we're saying, Pastor Bert, ang nagpa-practice nito are yung hardcore talaga na Jewish, no? Na kasi until the Antichrist will come, yun nga kasi isa sa mga magiging ano, parang senyales, no? Siguro maaaring mag-offer siya just to please the people around him. Pagkatapos, pero ang tinatanong ata ni Justin, eh kung nagpapahid pa sa doorpost hanggang ngayon, ano? Parang dito wala na ako nakikita. Na. Sa mga Udyo, meron sila yung ano, yung scroll o kaya yung dinidikit nila sa pintuan. Yeah. No longer a blood, but no longer a blood. That's one way of reminding them na that there's only one God. Every time that they go out, they look at the doorpost before they go out and they're coming in. Naalala ko ng pastor nung pagka-Lenten season, nung Katoliko pa tayo. Naglalagay naman tayo ng palaspas sa doorpost. Yeah. Patapos basbasa ng pare. Mm. Pero naalala ko lang kasi na ng kwento ng matatanda para daw di pumasok yung aswang. So distorted na naman, di ba? So, kung kasi tita pe, alam niya yan. Medyo angat siya sa atin. Totoo yan, Pastor. Sasabihin mong, I plead the blood of Jesus, the blood. Hindi makaka-attracta ang enemy. May truth din doon, Pastor. Eh. Mm-hmm. But we do it by faith too. We believe that when we claim the blood of Jesus, which is full of power, yan, the enemy cannot attack us. Yes, opo. I agree that's the blood, no? But what I'm talking about, tita, yung ano eh, yung yung palaspas na binasbasan, makapangyarihan, kasi yung pa yung pinanglalaban sa aswang pag kami pelikula. Yung shake, rattle, and roll, parang gano'n, di ba? Kunin mo yung palaspas, hampas mo sa aswang, parang gano'n na. So parang naging ano, naghalo yung religion at saka mythology, mythology ba yun? At saka yung folklore
So naghalo-halo na sa atin. So ngayon, ang tao lito. Unless the people of God will read the Bible, malilito talaga sila. That's why it's very important na masinsin natin basahin na nakasulat sa Biblia. Yeah. At pag-aralan. Maganda itong ginagawa natin na iniisa-isa natin. Kasi lahat tayo natututo na, ganun ito pala nangyari. Hindi pala totoo yung sabi-sabi lang. Ito talaga yung nangyari. Yeah. Diba? Kasi maganda yung tanong ni Justin na kung hanggang ngayon ba ginagawa pa para maligtas sila. No? So, kumbaga, simple lang naman ang instruction ni Jesus sa New Testament. Accept Him as your personal Lord and Savior. Wala na masyadong cheche-boreche. Diba? Kumbaga, yun na yun. By grace, through faith, you'll be saved. Diba? All you have to do is believe. And kumbaga, live a changed heart and a changed life. Ganun lang kasimple. Diba? Hindi pa rin sa power mo, through the power of God. Diba? Mm-hmm. So, napaka-simple. Kinocomplicate ng mga tao eh. Alam niyo kung bakit? May kasamang business na rin kasi. Yeah. Diba na kaya ginugulpi si Paul nun kasi naapektuhan yung business ng mga nagbebenta ng mga statue nun eh. Diba? So, ganun din ng panahon ng Kastila. Diba? Kapag nagturo ka about pure Bible lang, bawal ka magbasa ng Bible. Kami lang magbabasa ng Bible para sa'yo. O, diba? So, mangyari, hindi kami makakabenta sa'yo ng mga rosario, scapular, ng ano-ano-ano, anting-anting. Imagine nyo sa Quiapo, religion, nag-mix ang, sa labas ng Quiapo, ang binibenta, anting-anting, pamparegla. Diba yung mga herbs, no? Yung binibenta yun, mga anting-anting, mga ano. So, nalilito yung tao. That's why it is very important to read the word. Right? At isa-isahin, diba? Verses 24 hanggang 28. Kung meron po kayong gustong idagdag, just feel free to talk, speak out, unmute yourself. Sir Darren, can you read 24 to 28? Sir Darren? Okay, let's go to... Tita Pepot. Tita Pepot, can you read? Okay. Keep this command permanently as a statute for you and your descendants. When you enter the land that the Lord will give you as He promised, you are to observe this ceremony. Mm-hmm. When your children ask you, what does this ceremony mean to you? You are to reply, it is the Passover sacrifice to the Lord. For He passed over the houses of the Israelites in Egypt when He struck the Egyptians and He spared our homes. So the people knelt low and worshiped. Then the Israelites went and did this. They did just as the Lord had commanded Moses and Aaron. Oh, ito na nga. Kumbaga, in-explain talaga na pag tinanong ng mga anak nyo, ano itong ceremony na to sa inyo? No. Kailangan sabihin nyo yung Passover. This is a Passover sacrifice to the Lord. For He passed over the houses of the Israelites in Egypt when He struck the Egyptians and spared your home. So, kumbaga, it must be taught talaga sa mga bata na ito yung nangyari. Hindi lang basta gawin ng isang bagay. Diba? Parang halimbawa, tayo noon, atin tayo ng fiesta. Madaming klase ng fiesta eh. Oh. Fiesta ng, halimbawa, fiesta ng San Juan. Eh noon, hindi ko alam, ba't nagbabasaan ng tao? Di ba po? Di ba? O sa Balayan, Batangas, nagbabasaan din doon. Basta June yun eh. Eh noon, alaman ko lang, nung na-born again ako, nabasa ko yung Bible. Ay, kaya pala. Baptism pala yung akala. Kasi ano yan eh, parang ginagamit lang ng mga lasenggo sa kanto, mga bata, para makapambasa eh, at makapambuli at makapang, ano yan. It's not because of the reason talaga. Hindi nila alam yung rason ba't sila nang babasa. Magtanong ka doon, hindi nila alam kung ba't sila nang babasa. Eh yun pala ay celebration ng John the Baptist, no? Kasi San Juan Bautismo eh. So hindi, pero hindi nila alam ang rason. Ang alam lang nila masaya, mambabasa sila,
magiinuman na at saka maraming pagkain. Yun yung piyesta. Which is ako, yun ang intindi ko noon. Pero naintindihan ko lang, oh, kaya pala itong connection nito kasi John the Baptist, parang ganun. Diba? So, importante na lahat ng bagay na ginagawa natin sa church, ina-explain natin sa bata. Amen? Anything na you wanna add? Bago tayo pumunta sa Exodus, yung talagang pag-alis na nila. Pastor. So, go ahead. Isa rin yun sa para hindi makalimutan ng tao. Kasi yung mga history nung sa time na ng modern times, nasa libro na lang siya, hindi na siya pinapractice, binabasa. Maraming tao yung tinatamad na. So nakakalimutan na yun. Unlike yung in-instruct ng God, ituturo sa tao mag-host ng festival para ipaalam yung from the very beginning. Hanggang ngayon, yung mga Jew, kabisado nila kahit mga bata. Hindi nakakalimutan. Yeah. Iba yung pinapractice eh, kesa yung binabasa na lang. Yeah, iba ang head knowledge kasi eh, na iba yun kesa dun sa by heart. Alam mo anong reason. Diba? So that's why we don't practice things na hindi naman natin talaga kayang ipaliwanag. Diba? So, diba, madaming practice sa mga religion. Kapag, for the sake of... example, mm-hmm. Maski hindi sa religion, example yung kay Ninoy Aquino. Okay. Yung generation ng ngayon, hindi na natatandaan yun eh. Nakalimutan na. Burado na, tita. Diba na, oo, nga, diba? Marcos na presidente ngayon. Yun nga. Diba yung pinapractice before yung sa EDSA? May wala na. Kumbaga, hindi na na maraming important history na na dapat iniin na yun iniisip or pinapa tinuturo sa bata. Pero wala na. Diba? Before Marcos. Bago na eh. Before pa po maging presidente si Marcos, Bongbong, nag-fade away na rin naman talaga yung celebration ng EDSA. Time pa ni ERAP yan, nag-fade away na yan. Kumbaga, unti-unti nag-fade away. Lalo na ngayon, burado na. Eh, bakit isi-celebrate ni Bongbong Marcos yan? Eh, yan yung time na pinalaya sila, di ba? So, in-exile sila. So, kumbaga, yeah, I agree, no? Kumbaga, perspective na lang ngayon. Ngayon, ang history, it's... kumbaga, history is relevant. Kumbaga, depende kung sino yung nagbabasa. Kina na ngayon eh, hindi nakatulad ng dati. So, it's importante, yung salita ng Diyos, hindi pwedeng mabago. Kasi ngayon, binabago na eh. O, halimbawa, pag sinabing rainbow, ang sabi sa Biblia, ang rainbow is a symbol of hope, a promise that the earth will not be shattered and will not be destroyed the same way it was destroyed by the flood. Pero ngayon, ang rainbow, iba na ibig sabihin. Di ba po? Ang rainbow ngayon is love everybody regardless of gender. Di ba? So, noon, ang sinasabi ng Biblia ay do not have sex with male to male. Ngayon, ang sabi daw ng Biblia, for God is love, and love is for everybody. So you can have sex to everyone you want. So it's a different interpretation nowadays. So do we change with the changing time? Not necessarily, because our God is Alpha and Omega. His word were still the same. No? Simula nung 1900s na inabutan ni Tita Fe hanggang 2022. It's still the same. Tita, di ba? It's the same word. When you were young until now, it's the same word. Nothing's changed. Kumbaga, people change, but the word of God will never change. That's why it is our responsibility as true Christians to uphold what is right, what is pure, what is correct,
No, kumbaga, even though people will not like us, because the point of the matter is we're not here to be liked. We're here to preach. We're here to share the gospel. No, kasi if you want to be like, we will be people pleaser. Even Jesus, he didn't came here to be liked. He came here to save, to speak about the truth. Diba po? Kaya nga pinako siya. Diba? So expect people will not like us. That's given. Diba? So, but we're not as a people of God, we are not vengador or drawing the first blood or kumbaga drawing the first sword, pero tayo loving people and trying to explain, and we respect the point of view of other people, but that doesn't necessarily believe and agree. Same thing with us, they should respect us, and they have all the freedom to believe and not to believe. That is free will, diba? So kaya nga dito sabi, people who believes in God will be saved. As simple as that. As a simple equation, para hindi mahirapan na lahat ng tao. Di ba? If you don't believe, you don't love God. Di ba? Sabi na sa word yun eh. If you don't obey me, you don't love me. Simple as that. Di ba? So, anything else? Gusto niyong idagdag? So that, yun yung nag-transpire sa sa Passover. Let's look at what happened ng pag-alis nila. The Exodus. Ayun na, umalis na sila. Okay, let's go back to Tita Fe. Tita Fe, kindly read it. 29 to 32. Now at midnight, the Lord struck every firstborn male in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the prisoner who was in the dungeon, and every firstborn of the livestock. During the night, Pharaoh got up, he along with all his officials and all the Egyptians, and there was a loud wailing throughout Egypt because there wasn't a house without someone dead. He summoned Moses and Aaron during the night and said, "Get out immediately from among my people, both you and the Israelites, and go worship the Lord as you have said. Take even your flocks and your herds as you asked and leave, and also bless me." Thank you, Tita. Bumigay na si Pharaoh. So midnight, these were after probably their dinner, safe and sound sa bahay nila, makain ng goat or ng sheep at saka ng unleavened bread, na nakasandals na sila, ready to go, nakahawak na lang staff nila, nakapambisa sila na pang travel, hindi pang bahay, hindi pang tulog, midnight, nag-strike na yung angel of death. Now, lahat ng firstborn patay, firstborn ni Pharaoh, hanggang doon sa firstborn ng prisoner sa dungeon, no, hanggang sa livestock. So lahat umiiyak, lahat ng bahay, lahat ng household ng Egyptians umiiyak kasi merong patay. No, medyo nakapag-identify tayo dito kasi during ng pandemic ang dami namatay. 'Di ba? Everybody's crying dahil dami namatay talaga. Mga taong kilala natin, they died, di ba? And it was pandemic. Pandemic yun. Pero ito, firstborn ang namatay lahat, no? So, ang nangyari, itong si Pharaoh, tumayo siya, midnight, sabi niya, pinatawag niya yung mga officials niya, ng mga Egyptians, kasi lahat umiiyak eh, sabay-sabay. So, maingay. Pinatawag niya si Moses at si Aaron. Sabi nila, umalis na kayo. Umalis na kayo, bilisan niyo, isama mo lahat ng tao ninyo, ikaw at ang mga Israelites, go worship the Lord as you have said. Kasi naalala niyo noon, sabi ni Moses, payagan mo kaming 3-day journey to worship God. So, pagkakaintindi dito ni Pharaoh, 3-day journey lang yan. Di ba? So take even your flocks and your herds as you asked and leave, and also bless me. O, nangingi pa siya ng blessing.
Takot siyang mamatay. Eh. Akala ko ba Diyos siya? Di ba? Sabi niya, son of Ra, Diyos eh. Di ba? What can you say about this? Ano yung napapansin niyo? What happened sa Exodus? Yung first part ng Exodus. Yung, kasi the Exodus, ibig sabihin, to roll out, paglabas nila sa Egypt. No? Ano yung anything na napansin nyo? Any perspective? Anybody? Anong napansin sa... Yan mo yung binasa ni Tita Pe? Yes, 29 to 32. So, pinalabas na sila ni Pharaoh. Di ba? Sabi, labas na kayo dito. Dalhin nyo na yung mga flocks niyo. Yung mga hayop niyo, dalhin nyo na. Malis na kayo at i-bless nyo ako. Dito ako natawa eh. Hindi ko ito napansin dati. And bless me. So, somehow, naniwala na siya sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi yun ang intention ng Panginoon. To show who is triumphant. To show who is mighty. At pinakita niya kay Pharaoh yun. Kasi ayaw maniwala ni Pharaoh eh. At nanghingi pa siya ng blessing ha. Mind you. Di ba? 35 to 36. Makikibasa. Pastor Bird, kayo na po. 33 to 36. Ana kami po kayo, Pastor. Okay. Sorry. Now the Egyptians pressured the people in order to send them quickly out of the country. Where they said, we are all going to die. So the people took their dough before it was kneaded with their kneading bowls wrapped up in their clothes on their shoulders. 35. The Israelites acted on Moses' word and asked the Egyptians for silver and gold items and for clothing. And the Lord gave the people such favor with the Egyptians that they gave them what they requested. In this way, they plundered the Egyptians. Dito nakakatawa to, no? Ito nangyari na to. Kasi, yeah. Pinressure sila ng Egyptians, umalis na kayo kasi kung hindi, mamamatay kaming lahat. Mm. No, so, nagpapanik na itong mga Egyptians. So, ang ginawa nila, kinuha nila yung dough, yung in-explain ko kanina, dough pa lang eh. Diba? Walang yeast yun. Before it leaven. It was leaven. Bago pa lalagyan ng yeast, no? ng leaven. No? Ang labadura ba ang Tagalog doon? Labadura. No, nasa kneading bowl sila, ni-wrap up nila ng damit nila at dala-dala na nila kasi on the go, kailangan nilang tumakbo. Ito nakakatawa. No? The Israelites acted on Moses' word at hiningan nila yung mga Egyptians ng silver and gold at saka ng mga damit. No? And the Lord gave the people such favor. What they requested. With Egyptians that they gave them what they requested. In this way, they plundered the Egyptians. Nakakatawa to, no? Di ba? No? Parang, abawa, para nung una. O sige, patayin lahat ng bata. Pagkatapos yung deliverer, tumira pa sa palace. Doon pa lumaki, naging prinsipe pa. Tapos yung nanay, imbis na magkaroon siya ng patay na anak, sumweldo pa siya para alagaan yung anak niya. Yeah. Di ba? Nakakatawa no, kung paano paglaruan ng Diyos yung kahinaan ng kalaban. You might appear strong, you might appear na you're the leader, but you're not, actually. Di ba? Yeah, so the more kang manglamang, mandaya or manlibak ng kapwa, akala mo nakakalamang ka pero sa totoo lang hindi. Di ba po? So, ano na ito, Pastor? Eh? The way I see it as if is this is the victory of the people of God over the Egyptians. Yep. Parang kasi yung ano when the people of God or his army goes to war and they won the war, they will plunder or they will get the booty, kumbaga. Meron silang reward yung mga mismong sa mga kalaban nila, makukuha nila yung mga
mga ano nila, mga gamit nila. So here I believe the this a victory to the people of God, no? Na pinapakita ng Panginoon, because they even have the Tabor, sabi nga, na yung they plundered the Egyptians. Nakakatawa lang pa, sir, may ito practical application ko. May nagsabi sa akin na ano eh, apart from us, hindi kayo lalayo. Sabi sa akin, pag lumayo kayo sa amin, hindi kayo lalago. Hindi, wala kayong magagawa kasi wala kayo under na kapangyarihan namin. Oh, edi lumabas yung ano, yung report. Kumita silang 3 piso, tayo 15 pesos. Parang gano'n. So, I mean, people might think na lamang sila para yung mga Egyptians, pero ang favor ng Panginoon, hindi mo pwedeng baliin yan. Yeah. Hindi mo pwedeng ma-manipulate. God, ano, God vindicate them, Pastor. Yeah. God will vindicate you if you're... It's not actually who is right. It is what is right. Diba? Kung ano yung tama. Sino yung nagpapatupad ng tama? Sino yung nagahabol sa puso ng Panginoon? Diba? So, kumbaga, naalala ko, merong ano, bawal ng bawal, pero sa dulo, bumigay din dahil wala siyang magagawa eh. Kailangan niyang pagbigyan. Yeah. Diba? So, in this way, they plundered the Egyptians. Natatawa lang kasi ako. Dati nagbabayad ako, ngayon hindi na. Same result though. I mean, kumbaga, ano eh, it's something na, ano na, sundan mo ang Panginoon, saan siya papunta, ano pinapagawa niya. No? Yung favor. Happy ka lang, Pastor. Yeah. Yeah, yung favor niya nasa iyo. Nasa iyo yung favor niya. Hindi mawawala. Di ba? Obviously na favor dito talaga ang mga Israelites. Alam niyo, sa Pilipino may tawag dito eh, yung ginisaka sa sarili mong mantika. Tama. Diba? Ganun yung ano eh, ganun yung tawag dito ng mga Pinoy. Hello, I'm sorry na out ako. Yeah. Yeah, narinig niyo na ako. Sorry ah. Mahina yung aking connection. Nag-choppy-choppy lang, Pastor. Yan. Am I back? Hello? Yan, Pastor. Ayan. Okay na po. Opo. Naalala niyo yung sinasabi sa ano, no? Sa mga, sa kasabihan natin mga Pilipino. Ginisa sa sariling mantika. Ganun ang nangyari dito kay mga Egyptians. Eh. Ginisa sila ng Israel sa sarili nilang mantika. Di ba? So, ayan, balikan natin yung word. Ayan. So dito, basahin natin. Sa 37 hanggang 42. Ayan. Si Sir Amy, may kibasa po. 37 hanggang 42. The Israelites traveled from Ramesses to Sukkoth. About 600,000 able-bodied men on foot besides their families. Dami. A mixed crowd also went up with them, along with a huge number of livestock, both flock and herds. The people baked the dough they had bought out of Egypt into unleavened loaves, since it had no yeast, for when they were driven out of Egypt, they could not delay and had not prepared provisions for themselves. The time that the Israelites lived in Egypt was 430 years. At the end of 430 years, on that same day, the Lord's military divisions went out from the land of Egypt. It was a night of vigil
in honor of the Lord, because he would bring them out of the land of Egypt. This same night is in honor of the Lord, a night vigil for all the Israelites throughout their generations. Amen. Ano napansin natin? So ito, from Goshen kasi, no, in Goshen kasi nasa southern part ng Egypt, no, nag-travel na itong 600,000 able-bodied men. Men, ibig sabihin, on foot, men, leaders to. So, beside their families. So, hindi 600 Israelites. More or less, ang tansya, sabi ng commentary, is 2 million Israelites ang lumabas. Kasi 600 men plus yung pamilya nila, umabot sila mga 2 million. So, it's a mixed crowd. Also, went up with them along with a huge number of livestock, both flocks and herds. So, mapansin natin dito, kung 2 million na tao ang naglalakad, plus may bit-bit ka pang kambing, may tupa, kabayo, donkey, whatever. Aba, eh mabagal to. Dito mabilis. Di ba po? Procession. Di ba? At saka 2 million yun eh. At saka yung sa pagtawid nila sa Red Sea, eh hindi totoo yung ano, yung parang makitid lang na humawi. Humawi to, malawak. Kasi para makadaan yung 2 million, kailangan maluwag. Di ba po? So, dito nga, hindi na dala nila yung kanilang unleavened bread. At 430 years sila sa Egypt. So, there were 4 generations after Joseph. Alam niyo ba na ano ba tayo? Kailan dumating si Magellan? Ano yung kanta ni ano? Ni Yoy Bilim. 1521. Yun, March 1550. March ano, 1521. When Magellan Philippine visited by Magellan. Yun. Tama, 1521. O kailan tayo na-liberate? 1898, June 12, 1898. Uh-huh. 1898 minus 1521, 377 years. Under Spanish influence. Mas matagal sila, 430 years. So alam natin, malamang marunong na silang mag-Egyptian. No, yung ways and means, yung makultura and everything, pagkain, pananamit, somehow may effect na sa kanila para nangyari sa atin. Diba tayo, kaya natin bumilang ng Spanyol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya natin sabihin yung mga ibang words in Spanish. Silya, mesa, diba? Basura, domingo. Diba? So, yung effect, matindi yung effect na sa kanila. No? So it was a night of vigil in honor of the Lord because he would bring them out of the land of Egypt. This same night is in honor of the Lord, a night vigil for all Israelites throughout their generation. So midnight, tamatay yung mga Egyptians na firstborn, mga firstborn na lalaki at firstborn na mga animals. Nagkagulo ang Egypt, nag-iiyakan, taranta, confused, ano nangyayari? Sinamantala nila to, umalis sila. Diba? So hindi sila tumatakbo, ha? Nagmamadali silang maglakad pero hindi sila tumatakbo. Kasi kahit anong takbo ng 2 million, my goodness. Mabagal 'yun, 'di ba? Naalala ko nga Tita Fe, 'di ba, no napunta tayo dun sa ano, sa San Jose. Since isang van tayo, naalala nyo? Pag may umihi, aba, abutin tayo mahina 30 minutes. Kasi ang dami, 12 katao 'yun. Eh. So pupunta lahat ng restroom, o di ba? So kumbaga, ganun din to, 2 million matagal to pag naglakad. Eh ang biyahe nila malayo-layo. All right. Anything else na gusto niyong idagdag? Anything else? So Passover instruction tayo.
Ayan, instruction na naman. Ayan. Kindly read, Justin. The Lord said to Moses and Aaron, "This is the statute of the Passover. No foreigner may eat it, but any slave a man has purchased may eat it after you have circumcised him. A temporary resident or hired worker may not eat the Passover. It is to be eaten in one house. You may not take any of the meat outside the house and not break any of its bones. The whole community of Israel must celebrate it. If an alien resides among you and wants to observe the Lord's Passover, every male in his household must be circumcised, and then he may participate. He will become like a native of the land. But no uncircumcised person may eat it. The same law will apply to both the native and the alien who resides among you." Then all the Israelites did this. They did just as the Lord had commanded Moses and Aaron. On that same day, the Lord brought the Israelites out of the land of Egypt according to their military divisions. All right. So instructions ulit, no? How to observe Passover. Okay? So, bawal ang foreigner na kumain. Slave, no? Pwede. Kasi part siya ng household. Pero kailangan circumcised siya. No? Temporary resident. O, kumbaga, parang ano, hindi ka immigrant. Migrant ka lang, migrant. No? Hired worker, OFW ka, halimbawa. Hindi ka pwedeng kumain ng Passover. Okay? So, kakainin lang to sa isang bahay. Hindi mo pwedeng ilabas yung meat outside the house. Hindi mo pwedeng baliin yung bones kasi it was predicted by the prophet Daniel ba or Isaiah na walang bones ang mababalik kay Jesus. The whole community of Israel must celebrate it. Ito maganda sa 48. If an alien resides among you, nakatira sa inyo, and once observed the Lord's Passover, every male in his household must be circumcised. And then he may participate. Ayan. Kaya pwede tayong imbitahin na kumain. Tayong mga Pinoy. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga Pinoy circumcised. So pwede tayong kumain dito. No? The same law will apply to both the native and the alien who resides among you. Then all the Israelites did this. They did just as the Lord had commanded Moses and Aaron. On that same day, the Lord brought the Israelites out of the land of Egypt according to their military divisions. No? So, anything else na gusto nyo idagdag dito sa Passover instruction, which is obviously kanina sinabi na rin to, pero ito specific lang doon sa mga migrant, immigrant. No? May difference kasi ang migrant at immigrant. Eh. Diba? Ang immigrant is permanently will stay. Yung mga green card holder, diba, dito sa US. Yung migrant, yung mga nandito lang to study, to work, diba? Yung migrant. Yung citizen naman are the citizens of the United States. So, obviously, itong mga Israelites, citizens sila. So, yung mga slaves nila, pwedeng kumain during Passover, basta circumcised lang sila. So, kapag ikaw naman ay alien galing sa ibang bansa, at hindi ka Israelite, pwede basta magpapa-circumcise ka, pati ang buong mong household. So sabi ko nga, pwede palang imbitahin ng mga Pinoy. Kasi 9 out of 10 ata ng Pilipino. Parang bata lang ang hindi pa circumcised. Lahat ng Pinoy circumcised. So, kumbaga na, ano natin, technically, pwede tayong ma-invite kumain sa Passover nila. Yeah. Takeaway sa pinag-uusapan natin ngayong gabi. Takeaway. Ayan. Before tayo mag-takeaway, habang iniisip niyo yung takeaway nyo, balikan lang natin yung yung pin-reach natin, no? Nung doon sa kanilang about sa 10 plagues, no? So, nag-start yung verses 5 to 11 to 12, no? Chapters, Exodus chapters 5
to 12, no? Kasi yung 12 ang pinag-usapan natin, the Passover at Exodus. Pero prior to that, kinonfront ni Moses si Pharaoh. Pagkatapos, inoppress nila yung Israel. Lalo pa nila inoppress dahil kinonfront ni Moses si Pharaoh. Ayaw silang pakawalan. Tapos sabi ng Panginoon kay Moses at si Israel, I will give you freedom. And then nagpadala ng plague. 10 plague ang pinadala ng Panginoon. Tapos ng 10 plague, namatay yung mga, ano, nagkaroon ng groaning, maingay sa, na-confuse ang Egyptians, daming namatay. Then the Passover. Ano nangyari sa Passover? No, ito binasa natin, nagkaroon tayo ng, naglagay sila ng blood sa doorpost. No? At tapos kinain nila, they are to eat the meat that night. They should eat it roasted over fire along with unleavened bread and bitter herbs. Hanggang ngayon, sabi ni Pastor Bert, ino-observe nila yan kahit na hindi sila talaga religious, no? Pero basta Hudyo ka, ino-observe nila yan, no? So sabi natin, tanong kanina ni Justin, ito ba ay ino-observe pa in a sense na nagpapahid pa sila ng dugo? Hindi na, no? Kasi, pero sabi ni Pastor Bert, most probably pagbalik, pagdating ng ano ng Antichrist eh maaring magano siya mag-alay, no, for him to be respected or something. So theory in practice, no, Passover honors resilience amid adversity. One of Judaism's most widely celebrated holidays, Passover commemorates the Israelites' liberation from enslavement in ancient Egypt. Yan ang itsura ng Passover celebration. Ayun, na mga Hudyo. Alright? So, Passover, Hebrew, Pesa, or Pesach in Judaism, holiday commemorating the Hebrews' liberation from slavery in Egypt and the passing over of the forces of destruction or the sparing of the firstborn of the Israelites when the Lord smote the land of Egypt on the eve of the Exodus. At tatandaan nyo doon, sabi, magbihis na kayo ng panlakad, hawakan nyo na yung staff ninyo, pagkatapos mag-sandals na kayo, kainin nyo na yung goat or lamb. Tapos magpahid kayo sa doorpost. Ayan, nakita nyo ginagawa nilang lahat bago sila umalis. Just as for Jews, Passover represents the redemption from slavery and the deliverance to freedom. For Christians, it represents the ultimate redemption of humankind through the life and death of Jesus. Ayan, so yung bagong Passover na yun. And then we talked about yung Exodus, yung kanilang pag-alis, di ba? 430 years, my goodness, ang tagal nila under the Egyptian rule. No? And then all the Israelites did this. They did just as the Lord had commanded Moses and Aaron. And the same day, the Lord brought the Israelites out of the land of Egypt according to their military divisions. So theory in practice, Exodus, ang ibig sabihin, a mass departure of people, especially emigrants. No, what does Exodus literally mean? The road out. No? The road out, palabas. So, ganun din. In present time, therefore, if anyone is in Christ, is a new creation, the old has gone, the new has come. No? So, yun yung, kumbaga, na-share natin yan dati sa pulpit ng isang Sunday. Diba? Anything else? Ating takeaway na tayo. Who wants to go first? Tita Faye, you want to go first? Takeaway? Isipin ko pa mas pastor para mag-ano. Kasi naano yung ulo ko sa anesthesia. Ah, okay lang po, tita. Take away first, Pastor Bong, Tita Pepot, Sister Darren, Justin, Sister Lenlen, Tita Amy. Any ilang gusto mauna? Ako po, Pastor. Pastor, pinakita ng Panginoon dito na makapangyarihan talaga siya. So, even sa mga ating mga enemies, sa ating mga circumstances sa buhay na hindi maganda, pag tayo ay sumunod sa Panginoon,
nagagawa niya ang mga himala. I mean, mga bagay na hindi mo inaasahan, katulad nangyari sa mga Egyptians, sa mga Israelites na slaves sila ng Egypt eh, Egyptians. Pero nung paalis na sila, binigyan pa rin sila ng kanilang mga gold, mga ganyan, possession. Mm-hmm. I mean, gawa ng Panginoon yun eh. Yeah, ako gusto ko yun eh. Pinalambot niya ang puso ng mga Egyptians. So, God can miracles out of our bad circumstances if we obey and always walk our way with the Lord. Yun po. Amen. Ayan. Gusto ko rin yun, yung baga napilitan sila na ibigay kasi nga baga ano eh, parang hulid up. Hold up. pero yung parang ano, na-plundered nga, sabi na-plundered sila na yung Israelites. Thank you, Sister Amy. Anybody else? Take away. Wants to go next? Justin, you want to go next, Justin? Sure. The Lord had clear instructions for the Israelites to follow, and there are consequences to disobedience to the Lord. But for those who obeyed the Lord, they were taken care of, and they were not harmed. Amen. It pays to obey the Lord, Jansen, right? Yes po. Sa perspective ng isang youth. No, because youth nowadays, they don't pay attention to God's word. They don't listen anymore. They don't, you know, they have more time in, well, not just youth today, even the youth of yesteryears. But what I'm saying is, it's a stage in life that you don't care so much about God, no, but it pays to obey God even as young as you are, right? Because if I will be given an opportunity, I would rather learn about God when I was younger, no, and experience more of His love compared that I learned Him just as I was older, no. So that's why I admire young people who are showing this desire, yung desire for God's word to be learned, to quench the thirst and hunger, no, for God. No, so thank you, Justin. Thank you for your observation. Thank you for your takeaway. Next. Who's next? Our takeaway. Go ahead, Sister Darren. Passover po reminds of God's faithfulness sa ating mga please. Without the shedding of blood of Jesus Christ, there will be no deliverance po sa atin. Thank you, Sister Darren. Thank you. Next. Sister Darren. Pastor. Go ahead, Tita. Tita Pe. Yung papalabas ng Panginoong Diyos ng mga Israelites from Egypt is the initial step of God's fulfillment and the yung promise niya to Abraham. Because as he led the Israelites out of Egypt, the next thing that he would do most likely would be to take them to the promised land. So God always
is always on the side of people who obey him. He really blesses and gives favor to whoever obeys him. Mm-hmm. It pays to obey God, to read his word, and be covered by the blood of Jesus Christ. No matter what happens, when we are in the Lord, everything is safe for us. Amen. Amen. Thank you, Tita. Next, Sister Len Len, you wanna go next? Ano po kasi ang ilang daang taon sa atin, sa tayo nila Moses, maigsing panahon lang yung kay God. Mm-hmm. So, alam, kaya tayo, nilid niya yung time na lumabas na sila doon sa Egypt. Kasi, alam, God knows na yung pre-promise niya kay Abraham, hindi niya pababayaan yun. Kasi tatao niya yun eh. Mm-hmm. So, ang promise, pag nag-promise si God, promise niya talaga yun sa believers. Amen. May kanta nga na yung return to me, I will return to you as your God. So, si God, kahit tayo nakalimot, siya para mag-remind sa atin na tao kita, i-redeem kita. Amen. Yeah, I agree. Amen, amen. Hindi yan nakalimutan yung promise kay Abraham. Thank you, Sister Len Len. Next, Tita Pepot. Naalala ko, Pastor, kasi di ba yung Budet, every time na nagpa-passover, di ba yun yung time na nililinis nila ang mga cabinet, lahat ng pagkain, aalis nila. Mm-hmm. Yun yan, Pastor, di ba? Yung apa, mga gamit na pagkain, kasi sa akin, pagawa gano'n niya. Fe, pagdating ng Friday, walang pasok ganyan, patatanggan niya lang yung mga nagamit na namin, coffee, astukal, ganyan, lahat mauuwi niya sa akin yun. Walang tinapay, at saka huwag daw ako kakain ng cookies sa office, mga ganyan. Mm-hmm. Yun yung mga ginagawa nila pag Passover. Ah, Ojo rin yung boss niya dati. Ano, Orthodox sila, Pastor. Ah, Orthodox. Sorry. Kaya pagdating ng October, ang dami naming holidays. Yeah. Kasi diba marami silang. Tapos, parang ang Passover, Pastor, parang kinukumpara din, di ba, sa Easter natin. Minsan nagkakasabay sila. Opo, opo, opo. Yeah. Ayun. Kasi minsan naalala ko pag Good Friday, hindi niya, pumapasok pa rin ako, pero sila hindi papasok. Kasi di ba, Easter naman natin, pwede tayo mag-church kahit ang oras, ganyan. Mm-hmm. Sila hindi eh. Kailangan talaga, wala hindi sila magtatrabaho. Yeah. Masasabi ko lang, Pastor, di ba ang Passover, parang nire-redeem sila ang mga Egyptian regime, ay ang mga Israelite na redeem sila from the slavery of Egypt, in Egypt. Mm-hmm. Yung sa atin naman, na-redeem tayo sa ating kasalanan through the death of Christ on the cross. Parang amen. Ganun. Amen. Yun lang po. Amen. Thank you, Tita Pepot. Pastor Bert, Pastor Bong, wants to go next? Ako, Pastor. Go ahead, muna. Pastor. Sige, Pastor. Ikaw pa lang yung kwan ba? Yung paralysin ng kwan yung sa Passover at saka yung kay Jesus, ano? Mm-hmm. So, blameless, without defect, one and only son, sinacrifice siya. Amen. So, yung sa Passover, blame without defect, at may relationship sa pamilya. Mm-hmm. Tapos, pinatay, ay nag-sacrifice. Ganon din ang ginawa ni Lord kay Jesus na sinacrifice niya his only begotten son. Then, pangalawa pa, sir, ano, yung isang observation ko yung about unleavened bread. Mm-hmm. I think it signifies yung sin ba ng iiwanan nila sa Egypt. Yung, ayun yung yeast na during the time of Jesus, na mention niya sa mga apostles niya, yung tungkol sa yeast pa, akala ng mga apostles tungkol sa bread. Yung yeast na yon, it signifies na yung tawag dito, yung pamumuhay ng mga Pharisees. Mm-hmm. At the same time, sa kung naman sa Egypt, ayun yung pamumuhay ng mga Israelites na dapat iwanan nila dahil ayun yung
nandoon na yung jealousy, covetousness. So, dapat iwanan nila yun. Unleavened bread, which means parang pure. Pure yung pamumuhay nila. So, ayun ang makita ko ng pastor sa between the two. Amen. The Old and the New Testament. Yeah, unleavened bread means also holiness. Eh. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Pastor Bert? Miss God, nabanggit na po ata ang lahat eh. Well, maganda po yung pinag-aaralan natin na ito'y this is actually the very life of Christ na nakikita natin sa Old Testament. Mm-hmm. Ang ano po rito yung sabi niya na this must be a memorial. It must be remembered. It must be taught, no? Or from generation to generation. Because for how so many 100 years na they were enslaved and in hard labor and they almost forget already because they live in Egypt. Yung kultura ng Egypt eh, na ano na sa kanila, na assimilate na. Mm-hmm. Kaya the Lord is very, sa instruction niya, very strict siya nung to observe the Passover. Mm-hmm. No? Na dapat kumain na walang yeast, kumain ng even out to eat the lamb, no? Mm-hmm. With reverence talaga and eat with in haste, no? Hindi yung papetek-petek. Mm-hmm. Pero makikita natin dito ang isang Kristiyano na must always remember na when you are in that darkness in your life, na kung ano man yun, it represents that 430 years o yung buhay mo na you must celebrate and remember that. Sabi nga ng Panginoon, remember this and even tell your children na tayo na kung iambing natin ngayon, we are Gentiles, we are not even worthy and yet God save us. No? Kaya dapat ipagpasalamat natin yun and to teach our children, to tell them, and not only to teach them, but as well, they themselves must experience what we have personally experienced when we acknowledge the Passover or accepted Christ, who is the Passover lamb sa buhay natin. And yun nga, eat in haste, no? Huwag tayong, as a Christian, going to the promised land, sabi nga, Pro X, ano ito eh, ano na, they will going out. So wag tayong, ano, once the Lord will meet us, wag na tayong papetek-petek, baka yung iba eh. magpa, ano pa, they will slow down. Kaya dito, alis to sila eh. Anytime that they will go, once the sun is going up na, or yung dawn, when the dawn breaks, sabi nga, lumilitaw na yung araw. Na dapat talaga eh naka-ready tayo. Mm. So as a Christian, maganda po ito na pinag-aaralan natin. Maraming mapupulot. But as for me, every time that we have yung last Sunday, yung communion natin, this also remind us, do this in remembrance of me. Palaging ini-inculcate sa atin ng Panginoon na let's celebrate not only during the last Sunday, as often, sabi nga, uh-huh. when you break this bread or when you meet together, as often, you must remember the Lord. So I believe na kung hindi man tayo nag-meet sa church or sa courtyard or anywhere, maliban sa Sunday, dapat natin talaga na we must remember the Lord even sa ating kanya-kanyang pamilya natin. The Lord is good. Amen. Amen. Thank you. Na-enjoy ko rin po yung ano na yung story. Kasi feeling ko parang nandun ako eh. Nandun ako. Yeah. Parang nakatayo ako doon. Nakikita ko yung pagkakagulo ng Egyptians. Nakita ko yung mga yung kainan ng mga Israelites. Sila, safe sila. Alam niya, isa sa mga masarap na feeling, alam niyo po yung ang lakas-lakas ng ulan sa Pilipinas, iba? Tapos nasa bahay ka lang, nagkakape, kumakain ng champurado or anything na sopas or ano yun. Tapos ang lakas-lakas ng ulan sa labas. Feeling mo safe ka,
Pero sa labas, ang lakas-lakas ng ulan. No? You don't want other people naman na mapahamak. Pero sarap lang ng feeling na safe ka, pero parang malakas yung ulan sa labas, parang gano'n. Or kaya nakasakay ka na ng jeep or ng FX, ang hirap sumakay. Alam, sarap ng feeling na gano'n na para safe ka na. Parang gano'n, no? It's not being selfish or whatever, pero yung naranasan nila na parang sa loob, okay sila. Sa labas, may groaning, merong moaning, merong iyakan, di ba? Parang, alam mo yun, parang naramdaman ko rin yan nung panahon ng pandemic na I saw how the Lord took care of us during pandemic. Kasi nag-pandemic na March 2020, remember, we opened April, May, June, July, August, September, October, November, 8 months after we closed down. Ang buong mundo, they experienced 2 years of hiding inside their homes. Tayo, 8 months lang. 8 months lang. On the 8th month, November, we reopened. November 1, yun yung transition, di ba? Until now, hindi tayo nagsara. Di ba? We were exposed for what? Almost 2 years now. Pero, 2 years mahigit na. No? Pero, kumbaga, I saw the Lord how protected us. Di ba? So, yun yung napakaganda. Na. So, maraming salamat. Napakaganda ng pinag-usapan natin. Napakaganda. Meron po, Pastor, ako. Sige po, Tita. We have mentioned the blood of Jesus on the post of the houses. Mm-hmm. Saka yung mayroong blood posted on the post, the death angel just passes over them, over mm-hmm. the house, over the family. All of us know how powerful the blood of Jesus is. Mm-hmm. Even in this generation of ours, when we have, all of us are attacked by the enemy, mm-hmm. Nobody is exempted. Mm-hmm. And though how strong the enemy attacks us, when we fight against them, using the blood of Jesus Christ or saying the blood of Jesus Christ, mm-hmm. the enemy withdraws. Mm-hmm. It just tells us how powerful the blood of Jesus is. Mm-hmm. Katulad ng halimbawa, may aswang, mm-hmm. yung binabanggit nyo, yung may evil spirits, maraming kinds of spirits, ganyan. And then sometimes you feel that right at that moment, an evil spirit is attacking you. Just say the blood, the blood, the blood, the blood of Jesus. And then they withdraw. They are gone because there is power in the blood of Jesus. So even at this time of ours, basta huwag natin kalimutan yung pagka may we feel that the enemy is attacking us, just the blood of Jesus, the blood of Jesus, the blood of Jesus, and then that attack will stop. Amen. We will feel the feeling of the Lord in us, the feeling of the Holy Spirit. Yeah. Because the Holy Spirit also helps, you know. God gives us power through the Holy Spirit. Amen. One time, my mom and I visited my grandma in her city. We came from Davao City, from Mindanao. Mm-hmm. And that night, there was a storm in that city where we arrived. The storm was very strong, and the streets, you know, had yung nasisira yung mga streets. Mm-hmm. Maraming mga depressions doon sa mga lubak-lubak doon sa streets. And then we took the bus going to the farm of my grandma. Mm-hmm. And malalim yung mga anong tawag yun, hindi mo naman matawag yung precipice dahil hindi naman that deep, pero malalim talaga. It was hard for the trucks to run. Mm-hmm. Natutumba halos yung mga trucks. And then hindi pa kami nakalayo, the truck
tilted, you know, parang gusto nang mag-collapse talaga. Mm-hmm. I did not notice it right away, but the Holy Spirit in me sa nag-ano, the blood, Jesus, the blood. Bigla lang na ganyan, nag-normal yung position ng trap. Wow. So, I realized, my mom and I realized how strong, how powerful there is, how powerful the blood of Jesus is with His name too. Kahit na Jesus, Jesus lang, there is much power in that. Kahit na the blood lang, there is power in that. So that during the time of the Egyptians, the Israelites in Egypt, you know, they were protected because they were covered by the blood of Jesus Christ. Mm-hmm. That is what one thing that we of the present time should also know and not forget it. Amen. Kahit anong mangyari, the blood. Kung minsan sa tulog natin, mayroong evil spirit mag-ano, gagalaw sa iyo, magbisita sa iyo, do something bad to you, ganyan. Sabihin mo lang, the blood, then it goes away. Amen. It goes to show how powerful the blood of Jesus is. Amen. Thank you, Tita. That was nice. Yes, there's power in the blood of Jesus. Sige po, manalangin tayo. Let's ask Justine, can you close us in prayer? Dear Heavenly Father, we thank you for a successful Bible study tonight. Thank you for reminding us how much you care for us. If you were the same yesterday, today, and forever, if you cared for your people yesterday, you still care for us today. Yes. So, Lord, we always thank you for your provision, for your care. And there's no trial that you won't be with us during the trial. So, Lord, I pray that the knowledge we have gained tonight will stay with us, that we can apply it to our own lives, that obedience to you, Lord, leads to blessings. I pray and ask for these things in Jesus' name. Amen. 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 So more of this on this coming Sunday. We will be talking about Exodus, I think, 14 ba or 15? Kumuta ko na tuloy. It's about the Red Sea. The Red Sea. I think 14. More of God's faithfulness. Anong nangyari sa kanila? Oh, so dito, tumakbo na sila, di ba? Oh, after nilang tumakbo, saan sila napunta? Yan, makikita nyo yung ugali ng mga Israelites. Kung paano nila sisihin si Moses. Pinala mo kami dito, ba't wala bang libingan sa ano? Sabi nila, wala bang libingan sa Egypt? Ba't dito mo kami ililibing? Sabi nilang ganun, no? And then they saw the perfect miracle, no? That God has prepared. No? Talagang, wow. No? So, let's be excited about that, and let's pray that the Lord will open the hearts of the people.